So yan mga boss, so bali ito yung ating adhesive na may tubig at lalagyan natin ng Ready Fix. So ayan mga boss, so bali ang gagawin natin dito sa adhesive na may Ready Fix, ito mga boss yung ilalagay natin doon sa ating flooring. At ito rin yung ipapahid natin mamaya doon sa likod ng ating tiles. So ayan, so bali yan yung extra additives na ginagamit namin na para mas kumapit at mas maging matibay yung ating tiles installation. So ito mga boss, iwas kapak itong Ready Fix na to. So matagal na namin ginagamit to at ito ay subok na namin mga bossing. At syempre mga boss, yung area natin, so kailangan muna natin basahin ng konti yan sa, at para mas kumapit ng mabuti yung ating Ready Fix na may adhesive. At so yan mga boss, so natapos na nating latagan ng isang hilera itong ating flooring ng adhesive na may Ready Fix. So bali ang next step na gagawin naman natin mga boss, ilalatag na natin yung ating sand base. So ayan, yan yung mixing ng buhangin na binistay at semento. So wala nang ibang halo yan mga bossing. Ano? So bali yung adhesive nga natin, gaya na sabi ko, dito lang natin gagamitin sa flooring at saka doon sa likod ng ating tiles. So ayan mga boss, so, sa pagkakabit natin ng tiles, so bali itong tansi na to mga boss, so naandito, nakasentro yung ating tiles. So ngayon, ito nilagay natin doon sa tagliran ng tiles, ito yung tumama sa eskwala natin. At ang ginawa natin mga boss, ipinantay lang natin dito sa tansi ng ating levelasyon. And then itong tansi na to mga boss, papunta yan doon sa dulo. At yon nakalagay din yan dito mga boss sa tansi na inilagay natin sa magkabilang sulok galing doon sa ating levelasyon mga bossing. So make sure lang mga boss na yung tansi na gagamitin natin ay matigas. So hindi siya nakalundo. So para yung tiles natin ay hindi siya mag-curve. And then mga boss, syempre huwag kayong gagamit. Huwag tayong gagamit ng masyadong maliit na tansi. So ito mga boss, 0.90 yung ginagamit natin na tansi. So tamang-tama lang yan para maganda yung ating pagkakabatak ng ating tansi. So yun mga boss, so bali bago natin i-fix yung ating tiles na ikakabit mga boss, so kailangan muna natin ilatag yung ating sand base. And then ang gagawin natin mga boss, ikokompak muna natin itong sand base natin gamit itong ating tiles na ikakabit. So para mas makita natin ang mabuti kung alin yung mataas o alin yung mga kulang. So yung maganda yun mga boss, so para naiwasan natin yung mga halo na part na walang halo. At so ayan mga boss, so ito na yung mga part na kulang-kulang na halo. So gagawin natin, dadagdagan lang ulit natin yan. And then yung sa tingin natin sobra, babawasan naman natin. At so ayan mga boss, so pag okay na yung ating sand base, ang next step na gagawin natin ay ito naman. So yung tiles na ikakabit natin mga boss, papahidan lang natin to ng adhesive na merong, ayun mga boss, Ready Fix. So ito naman optional mga boss, so pwede kayong hindi gumamit ng Ready Fix, pwedeng hindi. Pero syempre mas maganda mga bossing kung merong Ready Fix yung ating adhesive. So para mas matibay siya, ikumpara natin dun sa mga adhesive lamang. So kailangan lang natin mga boss, tandaan natin una yung araw kung nasaan mga boss, kung saan nakaturo. So para paglalatag natin, susundin lamang natin yung araw. So para yung tiles natin ay maging uniform at may kabit natin ng ayos. So make sure lang mga boss na makocover natin lahat yung parte ng ating tiles. At so yun mga boss, so natapos na natin yung ating unang layer nitong ating tiles. Itong bali yung ginamit natin dito mga boss, marble type design na porcelain tiles. So bali itong ginamit natin mga boss, hindi na siya binababad sa tubig. So pinapahidan lang natin siya ng adhesive sa likod na may kasamang Ready Fix at ikakabit na natin. At yung pagkakabit natin ito mga boss, yung pinakita ko kanina, hindi tayo gumamit ng level bar sa isang straight na yan. So meron tayong guide dyan na tansi. Ito mga boss, na levelado. At siguraduhin nyo lang mga boss na mahigpit ito na hindi siya lumulundo. So para maging levelado yung ating tansi. And then sa side naman, napapunta dito, so pwede kayong gumamit ng level bar or pwede kayong sumunod dito sa tansing nilagay natin dahil ito naman mga boss ay levelado naman itong tansi na nakakabit dyan. So yan, optional mga boss kung saan kayo komportableng gumawa. So ayan. At yung design na to mga boss, mapapansin ninyo sa every one box, so may laman tong dalawa. At titingnan nyo mga boss mabuti yung design niya. So bali magkaiba sila ng design, pero sa every box, pare-pareho yan mga boss ng design. So ang gagawin nyo lang mga boss, pagmasdan nyo mabuti yung mga design nila. So ito, mapapansin nyo ito mga boss, maraming haspi. And then ito mga boss, kakaunti lang. So sa isang box, so yan, magkaiba. Isang kaunting haspi at isang marami. So ang gagawin natin mga boss, dapat alternate. So katulad nito mga boss, makikita nyo. So kaunting haspi, madami, kaunti, madami, kaunti, madami. So titingnan nyo mabuti yung ating mga design. At syempre, susundin natin mga boss yung araw. Yun ang isang pinaka-importanting bagay na dapat nating tandaan. At syempre mga boss, huwag natin kakalimutan itong ating tile leveling system. So ito mga boss ay nabibili sa Lazada. So ang purpose nito mga boss, halimbawa, kung tayo man ay gumagamit ng mga sand base na medyo malambot o yung wet pack na tinatawag, pag gumamit tayo ng tile leveling system, pumapantay mga boss yan. So hindi yan bumababa.
At saka napapantay niya ng mabuti, mga boss, yung ating tiles. So nawawala o naiiwasan natin yung resalte na tinatawag. At so yun mga boss, so natapos na natin yung ating isang tutorial sa tiles installation. So ang isang may papayo ko lang naman mga boss, syempre pagdating sa pagbili o pagpili ng tiles, pag ang porcelain mga boss ang inyong napili, hahanapin nyo mga boss yung mga double coated at yung tinatawag na solid porcelain. Mga boss, dahil ang porcelain mga boss may tatlong klase na hindi nalalaman ng ibang tile setter o ng mga bumibili ng tiles. So nauna mga boss, andyan yung solid porcelain. Ito yung legit o authentic na porcelain tiles na hindi siya nagpe-fade kaagad, hindi nagagasgas basta-basta at hindi nababasag. At syempre good quality. At medyo mataas ang presyo niya kumpara doon sa dalawang type ng porcelain. So isa namang porcelain mga boss na klase yung tinatawag na synthetic porcelain. So ibig sabihin ng synthetic mga boss, ibig sabihin yan ay beke. So yun. So ang malalaman yan mga boss, syempre mura. At minsan makikita yan mga boss sa matte finish, yung mga porcelain na matte finish na andyan lang sila mga boss. So kailangan itanong nyo lang doon sa seller kung ito ba'y solid porcelain or synthetic. At saka ang synthetic porcelain mga boss, madaling mag-fade. And then andyan din naman mga boss yung tinatawag natin na rustic porcelain. So kumbaga ito yung nasa middle class ng dalawang porcelain. So hindi naman siya synthetic, hindi naman siya peke, or hindi naman siya sasabihin na natin na nandun sa good quality. Kumbaga nasa kalagitnaan lang yung quality ng rustic porcelain. At nandun din siya mga boss, makikita malimit o kalimitan sa mga matte finish na porcelain. At so yun mga boss, syempre so abangan nyo na lang mga boss yung ating susunod pang mga tutorial, video na ilalabas. At syempre shoutout sa inyong lahat mga boss.